Ang kasaysayan ng parokya ng Nuestra Señora de la Natividad. Ang dalawang paring Pransiskano na sina Padre Juan de Plasencia at Padre Diego de Oropeza ay dumating sa pangil taong 1579. Ang unang gusaling simbahan ay yari sa Nipa at Kawayan. Ngunit noong taon 1611, ito ay itinayo na gawa sa bato, kasama ang bahay-kumbento, sa ilalim ng pamamahala ni Padre Gonzalo del Roble. Idinambana ang larawan o bas-relief ng Nuestra Señora de la Natividad sa altar mayor ng simbahan, kasama ang maraming imahen ng mga santo na sinasabing replika ng isang retablo mayor ng isang simbahan sa Roma. Nakailang sira ang simbahan at kumbento dahil sa malakas na lindol, kaya't makailang beses rin itong pinagawa. 1945, panahon ng liberasyon ng Pilipinas, ika-28 ng Marso, nang sumugod ang mga Amerikano, binomba na may panunog at machine gun ang poblasyon ng bayan. Hindi nakaligtas ang simbahan, natupok ang bubong at nasunog at nagiba ang buong kumbento hanggang sa koro. Napugay ang kampanaryo dahil sa tama ng bomba. Bumagsak at nadurog ang mga eskila ng kampanaryo. Natira lamang ay ang mga pinakamalaking panggitna at dalawang mas maliit na eskila na kasalukuyang nakakabit pa sa ating kampanaryo. Malaking transformasyon ang nangyari sa simbahan dulot ng pagsakop ng mga Amerikano sa ating bansa. Taong 1972, binago ang altar at ginawang moderna. Inalis ang prestihiyosong retablo mayor na kinapapalooban ng maraming imahen at purong pilak na tabernakulo, at itinira lamang ang Kristo sa gitna. Inalis din ang retablo ng sakristiya at ang bautisteryo sa ilalim ng kampanaryo. Pinalitadahan ang harapan at tagilirang bahagi ng simbahan dahilan ng lubos na pagbabago ng mukha nito. Ang kasaysayan ng Nuestra Señora de la O at Santo Niño de la O. Mapalad ang bayan ng Pangil dahil sa pagkalinga ng kanilang pintakasi, ang mahal na Birheng de la O at Santo Niño de la O. Ang pintakasi ay katangi-tangi at naiiba marahil sa buong bansa. Sa ating bayan lamang may Birhen at Santo Niño na ganito. Ang Birheng de la O ay sumasagisag sa pagdadalang tao ni Maria sa sanggol na si Hesukristo. Ang Santo Niño de la O naman ay nagsasalarawan sa batang Jesus nang siya ay nasa sinapupunan ng kanyang inang si Maria. Napakaganda ng kasaysayan ng Birhen at Santo Niño. Malawak ang kaalaman sa pananampalataya ng sino mang nagsasalarawan ng ganitong kasaysayan ng mag-ina. Angkop na angkop silang patnubay ng mga nagdadalang tao at mga bata. Napakarami ng kwento ng himala at tulong na ipinamalas ng pintakasi sa mga deboto, lalo na sa mga nanganganak, sa mga sanggol at mga bata. Ang parangal at nobina sa pintakasi ay ginaganap mula 9 hanggang 17 ng Disyembre, at ang kapistahan ay sa 18 ng Disyembre. Samantalang ang parangal at nobina sa Santo Niño ay ginaganap mula 16
hanggang 24 ng Disyembre at ang kapistahan ay sa 25 ng Disyembre. Pinagmulan ng Birhen at Santo Niño de la O. Ang Nuestra Señora de la O at Santo Niño de la O ay ipinadala ni Haring Carlos III noong taong 1727 bilang handog na alaala at pasasalamat sa mga pangilenyo. Ang paglalakbay mula sa Espanya hanggang Pilipinas, ang Birhen at Santo Niño ay isinakay sa barko. Inilipat ang imahen sa kasko at naglakbay mula sa Manila Bay, daan sa Ilog Pasig, hanggang lawa ng Laguna. Sinalubong sila sa tabing lawa sa gawing istaka ng mga mamamayan na dahil siguro sa biglaang pagpatak ng ulan ay may mga taling panyo sa kanilang ulo. Sila rin ay may daladalang tangkay ng halaman. Ang tangkay ng halaman ay sumisimbolo bilang palaspas ng Adbiyento para sa nalalapit na pagdating ng ating tagapagligtas. Ang O sa Mahal na Birhen ay nagmula sa mga litaniya na binabanggit tuwing kapistahan na nagsisimula sa letrang O. O Maria, O Magandang Birhen, O Aming Ina, at marami pa. Isa na rin sa eksplenasyon ay nagmula sa Biblia kung saan nang binisita ni Maria ang pinsan niyang si Elizabeth ay labis ang kanyang pagkagulat dahil alam ng lahat na si Elizabeth ay baog at sa kanyang katandaan siya ay nagdalang siya ay nagdadalang tao. Ang O ay sumisimbolo sa pagkagulat ni Maria sa pagdadalang tao ng kanyang pinsang si Elizabeth. Ang O naman sa Santo Niño ay nagmula sa Latin na antipono na dinadasal tuwing Misa de Gallo. O Sapientie, O Adonai, O Radix Jesse, O Clavis David, O Oriens, O Rex Gentium, O Emmanuel. Pero via secula seculorum.